Okay na, ma'am. Coming na daw po. Oo, yun lang naman, mentor. Tapos, siguro, konting orientation or baka na magturo kahit mga 1 hour lang. Kami na ngayon. Hoy, ano ka ba? Last year kung gusto yan matutunan. Sabi ko nga kayo, magkalap na tayo naman. Ganun lang tayo. Kahit yung mga 1,000 lang. Meron ba dyan? Walang 1,000. Kaya nga. Ano, kumpleto na ba tayo? Si Bebs na lang ang kulang. So, scheduling naman, pwede naman mag-start siguro next week kung go na kayo. Tapos, yun nga, magiging MWF siya. Oo, nilagay ko naman doon, MWF. Yung tentative nga na sinedule ko is February 10, 12, 15, 17, 19. Tapos parang nilagay ko sa form na may 1 month support pag may mga... Ano ulit? 8, 10, 12? 15, 17, 19. Ah, okay. Tapos time nito, mentor, ano? Anong time? Pwede naman mga ano, wait lang. 5 PM. 5 PM? Mm-mm. Na ilang oras yung kada session, more or less? Mga 1 hour lang yun. Ah, mabilis lang pala. Oo, depende kasi sa topic, tapos sa Q&A. Depende rin yun sa Q&A. Okay. Pero may ko na ano. Mayroon ko ng topics. Kahit... pwedeng itap. Kaya lang, ano, kung ano talaga yung pinaka magugustuhan nyo, medyo dun tayo mag-focus. Oo, pero bigyan mo na kami ng overview na like pagpipigyan namin na pwede namin magustuhan. Ano, FB ads talaga yung focus na. FB ads. Tapos mag-overview lang ako ng Lazada. Magkaibang course kasi yun eh. Tapos, yun nga, yung kung gusto nyo mag-Shopify or gusto nyo mag-website, pwede din. Tapos, pero ang focus ko kasi messaging campaign. Pag nag-messaging campaign, yun yung medyo madami akong pwede maturo. Kasi yung automation, mahal siya eh. Yun yung isa sa mga i-discuss ko din sa klase namin. Parang cost per message, parang ganun. Mm-mm. Mas doon ako magaling actually. Kaya maayos yung sales namin ngayon. Tapos profitable talaga siya. Mm-hmm. Yan. Parang ngayong month, naka-ano kami, total, siguro nasa more or less 800 yung nabenta namin. 1 month. Tapos, profit ko doon, net na, siguro nasa 200K. Puro mo na sabi. Yep na ako. Yun, ganun. Kaya parang, ano talaga, kung gusto niyo yung 40 ko or yung mga iba pa, pwede ko din naman i-share. Kaya, ano, yung sa message, sa ataw dito, pag nag, ano kasi, pag nag Q&A, dun kasi kayo mas madaming matututunan. Kaya dapat, yung mga mag-e-enroll talaga, decidido silang mag-e-commerce. Kasi sa e-commerce, may pera ka talaga na ilalagay. Yun. Kasi syempre, magagastos ka talaga sa ads, sa product, ganyan. Sa product hunting, gano'n. Kasi ituturo ko na rin lahat. Hindi naman naka-base lang sa products na meron ako eh. Although, pwede nyo ibenta yung products ko. Kasi actually, freebie na lang yun sa course ko, diba? Yung product ko. Pero, tuturuan ko ka din kayo mag-product hunting. Yun. So, yun yung isa sa mga, ano, yung pwede nyo pang ano. Kasi mas maganda din talaga na makahanap kayo ng sarili yung product na iraran para makita nyo yung profit talaga. Tsaka makita mo yung ups and downs ng business. Ganun siya. Ganun sa e-commerce. Tsaka yung trend kasi naiiba siya eh. Like, for example, uso siya this month, next month, di na siya uso. Mga ganun. Nawawala sa trend. Marami naman ako na, ano, na...
napapanood ng mga videos about Ecom din. Pero yun nga, medyo pahapyaw, hindi pa lang siya super detailed. Though, may mga times, like for example, si Rudolph, na-add niya ako, in-add ko siya, tapos hindi ko in-accept. Pero di ba parang may pinagdataanan kasi siya ngayon, parang kakamatin. So, oh, bebenta niya nga yung mga products niya. Oo nga. Tapos, parang, meron kasi siyang live stream na pwede kang magtanong na kahit ano about Ecom. Tapos parang... Pero yun ano, hindi yun yung course. Kasi tanong lang talaga yun. Specifically, parang random questions lang yun. Pero dito kasi, may matutunan ka dun. May matututunan ka dun. Meron din naman. Kaya lang, hindi siya yung talagang ano. Hindi yun yung pinaka... Sample, hindi rin yung ginagawa mo. So, hindi ka rin masyadong makaka-relate. Kasi si Rudolph, conversion talaga siya. Oo. Conversion siya. Hindi siya eh, mas madaming tao ngayon na hindi profitable sa conversion. Kasi mismo siya, hindi rin siya nagpo-profit ng malaki ngayon sa conversion. Oo. Cost per message. Hindi siya hindi siya nagpa-profit. Mahal kasi ang conversion ngayon, lalo na may applicable. Pero yung mga conversion na yan, ba mentor, kailangan na may Shopify store ka or not necessary? Okay. Hindi, hindi pwede. Pag nag-conversion ka na ads, ano talaga siya? May Shopify. So so hindi pwedeng sa page lang, ganun? Hindi. O diba, may natutunan na naman ako. Hindi. Kailangan may Shopify. Yun ang kadugtong ng conversion. Kasi hindi siya pwedeng matawag na conversion kung wala kang website. Okay, so magkano budget pag nag-Shopify store? Yung parang before mo na ano? Ang Shopify store ay 800 per month. Ngayon kung may magaling ka naman gumawa ng website, wala ka namang babayaran. Pero sa case ko, nagpagawa ko ng Shopify, nag-10K ako. Yan, sa paggawa pa lang. Pero, ano kasi siya, custom, pwede mo siyang i-customize. Pwede mo siyang kalikutin. Madali lang naman siya. Kaya lang, hindi lang ako talaga techie pagdating sa mga designs, ganyan. Pero pwede mo siyang kalikutin, yung mismong Shopify, para kasi kang nagde-design ng website. Yan. So, kung madedesign mo siya on your own, wala namang problema. Tsaka may mga things naman yung Shopify. Parang susundan mo lang siya. Parang insert ganyan. So, yun yung ano, yun yung pwede mong gawin sa Shopify. Ngayon, kung gusto mo magpagawa, maraming nag-o-offer. Iba-iba naman sila ng rate. Yan. So, pwede ka naman ding magtanong. Kaya lang, syempre, kung ako ikaw, para mas makatipid, ikaw na yung gumawa ng Shopify. Oo. Nagpa-PayPal ka ba daw? May question si Carmela. Pa-include din po yung payment method sa Shopify. Kasi if through PayPal, may PayPal ka ba sa Shopify store mo dati? Wala. Ano lang ako, cash on delivery lang. Oo, Carmela, ang daming issue ng PayPal ngayon kahit kami sa mga VA, sa Magic. Sobrang ayaw na nila ng PayPal kasi sobrang baba ng conversion. 40 na lang, imagine. Oh, bara po. Kasi maano na rin kasi sila, parang na-build na yung name, gano'n, ang dami nang kakilala. Pioneer na ang ata ngayon, pioneer ang uso or TransferWise. Pag kunwari, yung mga, pag may mga clients ka sa ibang bansa or customers. So, nagta-transfer sila to Pioneer. Ang kagandahan sa Pioneer, pwede mo na siya i-connect sa GCash mo. Oh my God, the GCash is so amazing. Kaya lang si GCash na yun, pag kunwari, 8K na yung laman, hindi mo na siya napapasukan or may fee. Kasi di ba may parang captcha, sorry po. May captcha, may data captcha na parang 8K per month. Tapos, yun lang naman. Si Miss Vanessa, paano mo nakilala si Mentor Angel? Dealer ko yun sa Batangas. Ah! Distributor namin sa kasi ito. Ano po mentor, ang dami-dami ko nang sinalihan na group, tapos parang yun yung pag-i-group ko every bago ako matulog, lagi ako nag-group, tapos tapos ko nga yung e-com training natin. For now, napa kami nakukuha ang cold market, pasya na try na EFB ads talaga. Perfect kasi kasi
tapos may product na ikaw lang naman ata talaga nag-o-offer. Oo. Oo, catchy yun. Pero, na, tamang marketing lang din. Yun yung parang pinag-aaralan namin sa team, mga VAs ko, kasi, syempre, sobrang na-depress kaya ako nung hindi namin na-hit yung target end of the month. Sabi ko, nakakainis, hindi na naman tayo maka-enroll. Ayun nga, sampu na nga lang yun eh. Kaya nga, Mambanesa, baka may mga friends ka naman dyan na gusto mag-enroll, guys. Hindi pa siya makarelate. Wait lang. Pag wala po akong alam dyan. Wala pa ba? Anyway. Wala po na itinan yung pinag-uusapan niyo. Wait, sir. Ah, okay. Ayun, sige, mag-intro mo ng ako. And so yung ano po, ang topic po natin ay e-commerce. Ngayon ano lang, overview lang, kaya nagpatawag si Miss Meg ng meeting para dun sa mga gustong mag-enroll dun sa course. Kasi nga ngayon, ang pinagkakaabalahan ko talaga at inuumaga ako ay pagbabalot, ganyan. Pagbabalot ng mga pa-orders at pagsagot-sagot. Online po lahat yung ginagawa ko ngayon. Since last year pa naman, puro online yung ginagawa ko. And this time kasi, may mga gusto talaga na matuto. And isa si Miss Vanessa dun sa ano ko, nakausap ko regarding that. Kaya sabi ko, if gusto niya mag-join, ayan, dito na lang sa group na to ni Miss Meg. Kasi sila yung first batch na gustong mag-enroll dun sa course. Actually, ano, sobrang busy ko pa talaga. Kaya lang nagmakaawa na po si Miss Meg sa akin kahapon. Naawa ako. So yun. So pwede naman tayo magkaroon or mag-start na ng klase. Basta willing po kayo. Yun nga, again, yung payment is 5,000. Pero may kapalit naman pa. May kapalit siya na 10 na boxes ng gamer's drink. So parang technically kapag nabenta nyo siya, parang libre lang talaga yung course. Yan. So bakit ba kailangan? Pwede po ma-record ito. Ano na? Pwede po ma-record. Pwede naman. Kaya lang I have to ask permission from the host. The host. You want to have your own file? Sige. Kasi iaano ko po siya kay Gian. Gusto niya ding marinig. Kaya lang wala siya yun. Pero ano lang to, overview lang to, hindi pa to yung... Okay plan. Lang, gusto lang daw niyo marinig kung ano bang meron doon, what's included. Okay. Paano mo naman, hindi lang ako mag-record, sorry. Ano to, nai-record na po ba siya or I have to... And then, start recording. The save on computer lang po. Ah, record on this. Ayan. Okay na. Yes. Okay. Go na? Yes. Okay, yun. So, going back, ayun nga, technically, parang libre lang naman talaga si course. So, bakit siya may bayad, mentor? Eh, usually naman, free naman talaga yung teaching mo or yung coaching mo. Yes, oo nga. Sobrang, hindi rin ako sanay actually na nagpapabayad. Kaya lang, since 2019, nagbabayad po talaga ako ng course. The first course na binayaran ko is kay Mr. Rudolph Perez. Ano siya? E-commerce din siya. And ang una kong tuition fee is 15,000. Tapos, ito nagsunod-sunod na. Ito, lalo na nung pandemic, nag-attend ako ng Lazada course, which cost me 30,000. And another Lazada course, which cost me 15,000. Shopee course na medyo slight lang yung ano niya, pero 5,000. And this week, mag-start yung new class na pinag-enrollan ko, which is 15,000. So, bakit po nagbabayad ako sa mga tao na to? Eh, normal na mga tao lang din naman sila na nagtuturo ng e-commerce. Nag-e-commerce. Kasi sa e-commerce kasi medyo yung binibili mo na talaga is yung principal, yung kung paano sila talaga nakakabenta online. Kasi hindi lahat naman ng nasa e-commerce ay kumikita. So, syempre, para in order for you na magkaroon ka ng sarili mong community wherein pwede ka magtanong, yan. Kasi pwedeng, yun nga, yung course natin na 5,000 ay 6 na sessions plus support. Paano yung support? Pwede kang magtanong, yan. Pwede kang magtanong within 1 month
para dun sa item mo or para dun sa ilo-launch mo na product mo. Yan. So, ano ba yung inclusion nun? Yun nga, gaya ng sinasabi ko kanina, pwede nating randomly dahil close ko pa kayong lahat. Hindi pa kasi ito yung ano eh, extended community eh. So, ito kasi pwede pang alam nyo yun, mapiga nyo pa kung ano yung pwede kong maibigay sa inyo. Pero I'm focusing right now sa FB ads. Pero meron kasi akong mga ibubulgar or meron akong mga sasabihin mga tipid tips. Yan, para dun sa unang venture nyo for e-commerce ay makatipid kayo ng bongga. Yun. So, yun siya. So, parang ang gagawin ko kasi dito is integration ng FB plus Lazada. Okay? So, makakamura ba ako? Oo, sobrang mura kasi yung sa tuition, kung sa tuition fee lang na pag-uusapan, siguro naka almost 100K na ako. Pero sa inyo, i-offer ko lang siya ng 5,000. Bakit, again, bakit may bayad? Kasi hindi ko rin siya libre nakuha. Alam mo yun, kahit isang method or isang technique lang sa e-commerce, you have to pay. Kasi they discovered it. Parang ganun siya. Parang ganun yung culture ng e-commerce. And kahit kanino ka magtanong or kahit kanino ka magsabi or mag-enroll, matataas talaga yung tuition fee nila. So, yun. And ang gagawin natin, pag-uusapan natin yung FB ads. I will be giving you introduction to FB ads. Tapos kung paano mag-set up ng sariling FB ads. Kung paano, kung papapiliin ko kayo ng platform, mag-focus ng Lazada or ng FB ads or integration. So, combination siya. Kaya yung session natin, medyo random siya, pero mag-uumpisa ako sa FB ads. Yan. And introduction ng e-commerce. So, yun yung mga ano natin, pag-uusapan natin. Plus, yun nga, yung course ko ay may kasama na po siyang product ko, which is the gamer's drink na 10 peraso. Actually, we're selling it at 599, pero dahil kunin mo yung course, so parang nakuha mo lang siya ng almost 500 pesos. So, meron na discount. Na kapag nabenta mo si product, ay parang hindi ka na din naman talaga nagbayad ng course. Diba? So, kahit kalahati lang yun, parang ganun. Ganun yung idea. Kasi actually, it's almost free. Yun siya. Okay? So, for the overview, yun lang naman yung ano natin. Tapos, yung probable na na-sked natin for this is next 2 weeks, siguro, kung mag-start na, coordinate na lang kay Miss Meg. May ginawa siya na scheduling. Yan. So, MWF yung napili namin na araw. Para may mga days na pwede kayong mag-isip ng mga itatanong nyo dun sa mismong klase natin. Okay. So, yun lang po for now. Any questions po? Uy, magtanong kayo. Damihan yung tanong kasi busy yan. Yeah. Saka medyo masama yung time slot nung magiging MWF na skip. Ano siya? Iniisip ko 5 p.m. or 6 p.m. mag-start. Ganyan. Tapos ano lang naman yun, 1 to 1.5 hours. Pero syempre, kapag napalalim yung usap or madaming tanong, hindi na natin yun matatansya kung mahaba. 6 p.m. na lang kasi naka-after 6 hours. Ayan. Hindi na makakain. Sige, 6 p.m. ako kumakain. Sorry. Pero kung 5 naman, okay lang. Pero kumakain ako. 6 p.m. Pwede naman. Ayan. Kasi medyo busy na ako kapag mga bandang... Ayan, madami yung inquiries ng mga bandang 8 p.m. onwards. Yan. Ayan. So, yun. Ayan. Maganda ang flow ng e-commerce yun nga. Last year ko pa yung sinishare na nabenta ko lahat yung product ng N-World dahil sa e-commerce. And this year, may mga bago akong products, ganyan. Tapos, maganda yung naging profit nung lalo na nung nag-hire na ako ng mga virtual assistant. Yan. So, I have 3 na pinapasweldo na ngayon. Yan. So, hindi na ako all by myself. Yan. So, medyo nag-unload ako kasi sobrang dami kong ginagawa. Ayan. So, neto na. Alis na yung sweldo, alis na yung ads, alis na lahat, shipping, lahat, pati product costing. Naka more than 200K ako. Doon sa nabenta ko. So, yun, it could happen to you. Basta determined ka lang. Kasi sa e-commerce, ano talaga siya eh? Online marketing talaga siya. And yun nga, I could share tips. Kasi ang forte, may 40-40 din siya. Ang forte ko sa e-commerce ay messaging campaign.
Yan. So, yun yung pinaka-forte ko. And, kung talagang may dugong sales ka naman, ay, panis, sobrang, parang ano lang, parang piece of cake lang yan sa inyo kapag natutunan nyo talaga siya. Kasi dito kasi, eto din yung course, eto ha, based sa mga inatenan ko, kasi sobrang dami ko ng inatenan, hindi naman nila nilalagay yung ano eh, hindi naman nila sinasabi yung mga downside. Yan. Yan, actually kahit sa ang business naman, hindi naman nila sinasabi lahat ng downside. Eto, open ako, kasi nga sabi ko nga, medyo intimate pa or closest ko pa yung mga first students ko eh. So, yun. So, i-share ko sa inyo yung mga saan ka makakatipid, saan ka talaga mas magpa-profit, yan. So, i-share ko yan na hindi sinishare ng lahat. Yan. So, yun. Dito yun. May mga golden nuggets din kayo na makukuha talaga. Yun. So, yun. Kaya kumita ako ng ganun kasi sobrang tinipid ko. Matipid yung ads namin. Matipid siya and at the same time, profitable. Yay! Excited yeah. Na kami. Ayun. So, basta coordinate na lang ko kay Miss Meg. Tapos, yung mga gamers, for example, enrollee na, ganyan, ipapadala ko na lang siya via baka LBC or JNT. Depende. Wala palang box kasi si JNT. VIP kasi ako ng JNT. Itatanong ko kung paano yun pag nagpadala ako. Ayan. So, ipapadala ko yung juice nyo pag ano na, pag okay na yung payment. Ha? Na yung payment ko, ano na lang ah, via BDO na lang. Meron yes. Ka na. Yung account mo naman nasa akin pa. So, yun. Pwede. Yan. Oo. Ano pala ako, BDO. Ano, Meg. BDO okay. Ko. Please naman. Kasi yung Gcash, hindi naman masyadong madami pwedeng ilagay. Oo nga. BDO. Oo na. Nagkamali lang ako noon, mentor. Kasi hindi ko na-transfer to BDO din yung Gcash. So, dapat rin. Oo, ha. Hindi. Ito. App. Bali, ano, coordinate na lang, ha? Pati sa time, ganyan. Para pag si Miss Meg yung taga-organize natin. Kaya, pag kunyari, klase na ganyan, sila yung taga-remind. Maraming BA ganyan. Sabi ka na, bali naman. Ayan, so yun. I hope na makatulong to for 2021. Sobrang dineclare ko talaga to na bounce back ang 2021 natin. Kasi ako, hindi ako ligtas dun sa nangyaring pandemic. Alam mo yun, yes, marami tayong nakitang blessings, maraming realizations, maraming blessings. Pero, syempre, may part na talagang na-depressed din talaga ako at one time na parang sabi ko nga, hindi pwede to, hindi pwedeng mag-stay tayo dun sa, ano na yun, sa situation na yun. Kailangan labanan natin and nga, with faith in our heart, na, alam mo yun, talagang ang Lord sumasagot siya dun sa most depressing time at dun sa time na hindi mo inaasahan. So, dun siya nagpakita sa akin, dun nag-manifest ulit yung power ng Lord, dun sa time na hindi ko inaasahan. So, yun, I wanna share to you kung paano nagbe-bless ang Lord talaga in all times. Yun. At all times pala. Yan. Okay ba? Question? Ma'am. Hoy Meg, ikaw na kapag meeting. Ano na? Ma'am, may question po ako. Ayan. Ano po? Ano po bang parang suggested na budget to start the e-commerce? Yung iba po kasi parang sobrang baba. Okay. Yan, sige. Pag-usapan natin yan. Yung budget for e-commerce kasi una sa lahat, yung ads. Kailangan may budget ka for ads. And pwede naman kasi siya na ano, pwede siyang credit card. Kung may credit card ka, that's ano, parang makakabuelo ka. Pero kung walang credit card, safe sa akin na kung start up 30,000. 30 to 50,000. FB ads lang 'yan? Yes. Oo, huyang ads. A month po 'yun, coach? A month. So, 30,000. Yeah, okay. Pero kung kita na kami noon, o ads pa lang yun? Ads lang yun. Pero i-discuss ko yan. Kasi pwede naman yun bumaba eh. Pwede pa yung bumaba ganun. So, nakadepende kasi yan talaga sa fighting spirit mo din eh. Yan. So, ako kasi madali lang naman. Basta ituturo ko yan. Nadudulas na ako eh, no? Lahat na matuturo ko eh. Guys, fighting spirit ha?
Oy, totoo ho yan. Pero yun nga, kasi bakit? Bakit ganun po yung budget? Kasi syempre, may product ka, diba? Tapos i-ads mo pa siya. So, paikot kasi siya. Yan. So, yun. Ako talaga, medyo malaki yung budget ko. Medyo nilakihan ko. Lalo na ngayon, nagdagdag pa ako. Ang ads ko lang, ngayon na, siguro nasa 150K. Per month? Kasi naka 5K na ako per day. O, diba? Kasi that's... I have 3 VAs. Pero hindi nga. Pwede, papakita ko nga sa inyo yung scaling. Naka-scale naman ako na. Nag-start naman ako ng hindi gano'n. Nag-start ako ng parang ano lang, 500 per day lang. O, 500 times 30, that's 15,000. Oh. Ganun ako nag-start. Makalang naman ang 500 a day. Ay, hindi! Kala ako. Pagkakita nyo kasi yung... Ayan, coach, sweldo, teka lang, sweldo na yun dito sa province, ha? Hoy, 500 a day mo. Paramis kapag, ano, pag nakita nyo yung benefit niya talaga, hindi, ano kasi to, hindi kasi, network ano ako, di ba, network builder ako eh. Kaiba siya. Kaiba talaga siya sa pagne-network. Ibang-iba yung kultura nito. Kasi dito talaga, yung kita is sa'yo talaga. Kung nagpapasweldo ka, alam mo yung parang totoong kumpanya mo na to. Parang ganun yung idea. Kumbaga hindi ka nagdi-distribute, hindi ka, ikaw talaga yung boss. Kaya parang makikita mo na, ay, lugi ako, stop ko to. Alam mo yun, ikaw talaga, mamu-monitor mo yung ano mo, yung parang yung performance ng store mo. Ilang product coach ang pwede dyan? Unlimited. Ay, ilan, okay. Unlimited. Pero syempre, ano, kailangan, yun, ituturo ko yun sa product research. Tapos, tuturo ko yun kung paano ako nakapag-product research, suppliers, ganyan. So, para meron kayong sarili nyo din. Yan. Saka, yung incorporation ng Enworld Mentor sa Eco. Ano? Yung incorporation. Sa Eco? Pwede. Kasi since N-word naman kayong lahat dyan. Nag-FB ads ako for N-word, ituturo ko din siya. Para magamit nyo din yung product. Ang daming nilabas ni Press na product for all, you know, parang 30 plus. Yung nilabas niya nitong isang ad. Nakita ko yung kay Miss B na post. Sobrang dami. No? Kaya pwede din natin siyang, alam mo yun, parang pili ka doon ng isang item na, alam mo yun yung ibobongga mo. Pwede yun. Pwede siya. Inintay ko nga eh, kasi i-ads ko din ulit ang N-word products. Kaya lang, hindi pa ako nag-stock ng ano ngayon. Kasi nga, di ba, kakaubos ko lang. Yun. Meron ako dito mga sabon-sabon pa lang. Pero, pag lumabas ang mga bago, naku, iba-bundle ko yan. Tuturuan ko din kayo mag-bundle. Yun, dun ka, tiba-tiba, sa bundle. Yan. Napa? Napa po? Ano pa daw? Ako po ulit. Sige. Kasi di ba po parang initial is 30,000. Nung first month nyo po ba is parang dapat may expect na bumalik na yung money na yun or dapat parang may gap na 3 months dapat pabalik? Ganun po. Ah, ayan. Good question. Kasi sa e-commerce, ano siya eh, hindi natin pwedeng masabi na ang item na ibebenta mo, winning agad siya. So, hindi... dadaan ka talaga sa testing phase. Yung iba, yung halos nag-give up na sila kasi wala na talaga silang ibubuga. Yan. Kaya dapat medyo mabusisi ka or medyo mahusay ka sa product research para hindi ka magkamali dun sa puhunan na ilalabas mo. Kasi sabi mo bang winning item ang gamer's dream? Mahirap siyang i-ads. Nahihirapan akong i-ads kasi mahal siya for now. Lahat ng mga beverages, even mga products ni Rudolph. Kasi hindi siya, mababa siya for now. Kaya hindi namin siya ina-ads talaga. Ano ina-ads mo ngayon, mentor? Iba-ibang products. Kombi-kombi, nakabundle ako. Ah, yung ano, N-World ka focus ngayon? Meron. Halo-halo eh. Pero kasama pa din si Gamers kasi si Gamers ko nasa Lazada yan. Ah, okay. Siyempre naman. Or paano ba yung, kunwari, yung pag-a-ads mentor? Like, tulad ba ng dati, yung parang pinopromote mo is yung business as a whole, as yung e-com as a whole, or parang highlight ka ng isang product? Hindi. Naka-ano ako, as in nagbebenta ako, seller talaga ako. Paano? Seller product.
seller, so parang may mga products kang ina-ads talaga? Yes, meron. Bundle product na gano'n. Yun yung ina-ads mo? Yes, yes. Oh, akala ko kasi, ang hindi, yung direction kasi na iniisip ko ngayon is parang i-ads namin yung course. Oo. Tapos, pwede naman yun, kaya lang, kasi gagastos ka agad, Meg, eh. Kung gusto mo talagang kumita, kailangan kumita ka na muna sa selling. Yun kasi yung concern ko. Ang concern ko kasi, kumikita kayong lahat. Hindi kasi pwedeng labas ka lang ng labas ng pera. Tapos hindi ka nagpapakita. Kasi sabi mong winning item mo ngayon, nung kumita ka ng 200K last month. Assorted siya. Tapos, alam nyo, basta ituturo ko yan, hindi pwede ngayon. So, next time na yan, yung mga winning item. Pag-uusapan natin yan. Kasi, hindi, ano siya eh, paano ba siya? Hindi ko siya ibibigay eh. Kasi kailangan lumikot yung utak mo para makaisip ka ng sayo. Ganon siya. Ganon yung idea. Kaya hindi ako magsasuggest. Magtuturo ako talaga. Kuha? Okay. Yun, ganon siya. Para maging ano ka. Kasi kapag spoon feeding ang gagawin natin, wala. Alam mo yun, parang you'll end up na ganon ulit, paulit-ulit. Kaya kailangan, ang gumaling talaga, maging creative ka, maging okay yung mind mo, talagang i-ready mo. Ngayon, pag nag-aral ka talaga, dapat empty cup ka talaga na talagang, naku, kailangan mag-aaral talaga. Parang ganun siya. Kaya ako, pag may course ako na ina-attendan, talagang nag-a-unload ako ng mga alam ko, ganyan. Tapos talagang nag-take down notes ako, ganyan. Tapos nag-re-ready rin ako ng questions. Kaya sa klase natin, pwede kayong mag-ready ng mga questions. Talaga. Ha? Tapos kaya siya ano, himay-himay or parang every other day. Kasi pwede nyo na siyang start agad. Tapos para kapag may mga na-encounter na kayo na parang mga questions, eh, matatanong nyo na mismo sa klase. Okay. Yun. Okay. Okay. Ano pa? Pwede ba ako mag-admin ulit sa page mo? Naku, hindi pang may binabayaran na ako doon. Ah, ganon? Oo. Kanya-kanya sila ng page. Ano na lang ako, supervisor. Yes. Pag hindi maayos ang sales namin, nakikialam ako. Pero kapag okay naman, hinahayaan ko sila. Kasi madami pa din talaga akong ginagawa. Dahil ako ang back office, ako ang taga-ayos ng ads, ako ang taga-ayos. Basta ganun, back office talaga ako. Tapos mga stocks, ako nagpa-purchase, ako na iba-iba ang supplier, ganyan-ganyan. So, ayan ang mga pinagkakaabalahan ko, yung mga back office. Kasi ang mga naka-front ko talaga sa mga sales, talagang mga VA ko. Kaya lahat ng mga sales na yun, talagang VA ko yung nagpo-produce ng mga yun. Halos hindi na ako. Ako lang nung mga December, January kasi ako nag-start mag-VA. I mean, ito, one full month. Yan, second month na kami, kaya kahapon nagpa-meeting na ako. Magsiset kami, magtataas kami ng bar. I mean, talagang may pinapagawa akong bagong mission. Yun, yung mga ganun, matuturo ko din. Alam niyo, yung libreng coaching din naman, pwede rin naman kapag nakagawa na kayo ng sarili nyo ring team ng yan, mga VAs, ganyan. Okay. Yun. May question pa si Carmela. Si Carmela yung pinakauna nag-fill up ng registration form. Carmela, hello. May question ako sa'yo na ako naman mag-question. Ano talaga? Gusto mo talaga mag-e-commerce? Oh. Ah, yes po. Madami po kasi akong videos. Kaya lang parang ang risky po kasi maglabas ng sobrang laking pera. Oh. Dito naman kasi, ang ilalabas mo naman, hindi mo naman ipagtitiwala yung pera mo sa ibang tao. Ayan naman yun, ha? Kasi dito, ikaw mismo yung gagastos ng sarili mong pera. Kaya kapag nagkamali ka, ikaw yung mali. Kaya tama talaga na mayroon ng certain mentor na pakikinggan para kapag, kasi kung wala kang magtuturo sa'yo, kapag ikaw lang mag-isa, mahihirapan ka. Ako nga, parang eto ha, ngayon marunong na ako sa totoo lang kasi earning na ako, diba? Pero bakit nag-e-enroll pa rin ako? Kasi alam mo yun, parang meron ka pa rin kasi talagang matututunan sa ibang tao na dapat hindi mo ilimit yung sarili mo na,
ay alam ko na yan. Yan ka kasi hindi magpo-progress kapag alam mo, tinipid mo ng tinipid. Yung sarili mo, hindi na ako mag-enroll kasi ano naman, alam ko na naman. Parang yes. So, yun. Dun mag-start yung stagnant ng ano mo, ng income mo, ng knowledge mo. Kasi ang business natin online siya, nagbabago siya. Para siyang, lahat naman ng business, every month may new strategy. Ganon din kahit sa ang business na pasukin mo. Pag hindi ka updated, hindi ka makakakuha, hindi mo makukuha yung full potential ng business. Yun. Sige po, ma'am. Thank you. Welcome. Ano pa? So, siguro kung wala ng questions, ayun, I'll see you sa first class. Sabihan mo, magsabihan mo ako ng first class. Yung kung final na. Ayan. Para, Arab lang, 6 p.m. on Feb 8. Tama. Monday, yung pinakaunang class natin with mentor. Ayan. Tapos, pag gumaling na kayo, huwag niyo akong kalimutan. Joke lang. Ano ka ba? Pwede pang tanong, taga saan po kayo? Sino? Si Miss Meg. Ako? Ay, ikaw daw. Taga, dito lang sa Vito Cruz Station, Manila. Ah. Kayo po, sa Batangas? Po, nasa probinsya po kami, Alitagtag. Doon kami magala dati, Meg ni Sir Jonas. Ay, hindi ko pa siya ano nun, sa ibang team pa siya. Lumipat kasi yan, Bani. Galing yan na ibang team, lumipat sa amin. Ano pa? Question, Bani. May question ka. Eh, most probably po si Gian. Actually, yung asawa ko po yung gustong-gusto nito. Siya talaga. Ah, talaga? Yes. Actually, kaya ako naunahan ako naka-in. Kasi nag-aayos pa lang ako, kadarating pa lang namin. Oh. Maliligo pa lang kanina siya na yung haniin na kita. Kasi umalis siya. Kaya po pinarecord ko talaga. Ito yung gusto niya kasi siya yung business-minded talaga. Siya yung sobrang willing. So most probably po ng questions will be coming from him. Okay. Sige. Sana pag nagklase on andun si Gian para sabi ko kasi sa kanya han. Di mahirap talaga ako umintindi ng ganyan, sabi ko. Hindi naman, madali minded talaga siya eh. So, kasi pag mga ganyan nahihirapan ako coach, kailangan ako labas lang ng labas ganyan. Pero yung mga aral, ba 'yan? Siya yung actually, parang kung ganun. Siya yung 'di ba? Alam mo yun kung uwido ka sa isang bagay or hindi. 'Di ba sabi mo kanina dapat empty cup. Sobrang empty cup. Yung cup na ipoproduce ko pa lang, wala talaga akong alam. Pero yung asawa ko, siya yung ano. Hoy, nangis ko na yan. Hi! Hindi niya na ako kilala. Bagong gising kasi siya. Hindi mo na kilala si Tita Angel. Hi. Tita Angel. Say hi. Say hi. Hi! Hi. Say hi. Ganda. Ang ganda naman. Yun. Sige, yan pala eh. Oo, ano talaga. Parang matagal din nag-sync in. Ayan, bigyan ko lang kayo ng ano, nag-start ako ng e-commerce. Hindi ako masyadong interested at all. Kasi, pusong networker ako. So, parang, alam mo yun, pag nagdagdag ka kasi, parang syempre, ulit na naman, mag-aaral ka na naman. Alam mo yun, parang hindi ako ganun ka-open nung inaaral ko. Kaya lang, nung nakita ko yung advantage niya, yun, unti-unti lang akong na-hook. Unti-unti as in talagang little by little yung pagtaas ng interest ko dun sa e-commerce. Hanggang sa, alam mo yun, parang nung nakita ko talaga yung effect ng pandemic, I have to. Parang alam mo yun, parang kailangan ko. Kailangan ko siyang matutunan, ganyan. Talagang dumating yung time na parang napapagod ako mag-aral. Kasi kapag hindi mo gusto yung inaaral mo, parang nakakapagod talaga siya. Yun, napagod talaga ako noong last quarter, ganyan. Pero aral pa rin ako ng aral. Pinibit ko yung sarili ko. Naaralin siya, namahalin siya, ilagay siya sa sistema ko. And yun naman, once na minahal mo naman yung isang bagay na ayaw mo talaga, maganda naman talaga yung return. So, I understand yung mga newbies like you na parang wala pong idea dyan, baka ganyan. Okay lang yan. Been there. Pinagdaanan ko talaga siya ng matindi. Pero maganda siyang, venture, lalo ngayon.
hindi ka naman matatalo talaga. Hindi natin masabi yung pandemic, di ba? Parang, ano siya eh. Ewan, may mga new variants, blah, blah, blah. Hindi magkaintindihan. Parang ano yun, malabo pa tayong maging normal. Kaya, alam mo yun, prepare, yun naman, adjust na lang tayo, maging adaptable tayo, or i-adapt natin kung ano yung mas bago. Para, yun, hindi tayo mag-zero. Okay, guys. Oy, ano pa? Oy, Rin, magtanong ka, Rin. Damihan mo, Rin. O, Rin. Rin, nandyan ka pa ba? Wala ata si Rin. Oh my gulay. Oh, sige. So, kung wala na, ano na, see you sa klase natin, guys. So, yun. Doon na lang natin ipunin yung mga questions natin para pag nag-aral na tayo, ano talaga, masagot ko yung mga questions nyo. Tapos, yun, kung pwede kayo magbasa-basa ngayon, kahit ano lang, overview, para yun nga, magkaroon tayo ng mga mentor, handouts, or materials na pwede na... Wala, hindi nagbibigay ng handouts dito. Wala. Talagang kung gusto nyo i-record, i-re-record nyo lang siya. Walang mga handouts. Okay. So yun, mga share screen lang tayo. Sige. Ay nga pala po, hindi pa po ako nakapag-fill up. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya ma-open. Hindi na kasi na net ko. Nakakainis. Pa-fill up na lang para ma-finalize namin yung list. Kasi pinupush din kasi talaga namin yan this week. Oo. Kung pito na tayo. Pito na, Meg? Six. One, two, three. Six pa lang. Ah, six. Akala ko seven na yun. O, at least four na lang. O ayoko din ng masyadong madami kasi syempre ano eh. Baka tapos pwede naman tayo mag-batch 2 mga March. Kunyari, may mga friends pa kayo na gusto. Yun, pwede naman tayo mag-batch 2. Mentor, pwede ko na ba ibagsak dito ngayon yung ano, naisip ni Maestro? Hindi muna. Alin? Wag muna. Okay. Saka na yun kasi ano eh, conflict eh. Tsaka ano, well, hindi pa nga namin naintindihan yung mga inclusion ng product. Parang puro sabon pa din. Meron na kaya? Nag-post na si Madam? Ay, nakita ko. Yun nga, hindi ko gusto pa yung inclusion. Ganun naman talaga yun. Ha? Ganun yun. Ganun talaga. Anyway, sige mentor, wait lang, meron pang isa pang concern. Oh. Kasi, for example, si Rin. Kasi magbabawas kasi yan sa sweldo niya din. Pwede kaya na per session kami magbayad sa'yo? Paano magiging per session? Like, for example, per session, 1,000. Ganon. Ipunin mo na lang. Ano kaya yung pa isa-isa? Or dalawang box ng gamers, like 1, 2, kada class. Hindi, i-ano nyo na, isang bagsak. Alam mo yung ibang course, ano pa sila, early bird. Ako nga, nagbayad na ako last week ng 15,000. Kapag na-late na isang araw, 20,000. Okay. Ganun sa... Bawal daw. Magbenta ka. Kailangan natin magbenta. Sige. Okay. So, kailangan by Monday, parang fully paid lahat. Yung sa saan. Mentor! Sige. Okay. Sige, yun na lang muna ha. Kasi may kausap ako next. Ha? Okay. Salamat po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. See you Monday. See you mentor. Bye-bye po.